Kaya nga, the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Yung yumayaman sa maling paraan, ang kanyang katapusan ay kapahamakan. Dishonest money quickly disappears. Si King Solomon ang pinakamayaman na nabuhay sa mundo. Kung meron mang darating pa na buhay dito sa mundo, hindi makakalagpas sa yaman ni King Solomon. Pero at the end of the day, sinulat niya yung Ecclesiastes, meaningless, meaningless. So ano ibig sabihin? Hindi masama magpayaman. Hindi masama mag-pursue ng career. Kung ikaw ay singer, kung ikaw ay basketball player, ikaw ay artista. Pero dapat kasama mo yung nawala sa'yo noon. Kaya nga, the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Successful ka nga, pero wrong assignment, bakit? Hindi mo kasama eh. Yung right. So tandaan natin na success alone is not enough. You must succeed in the right thing. Hindi lahat ng umaasenso ay tama ang ginagawa na proseso. So yun yung ibig sabihin nito na success alone is not enough. You must succeed in the right thing. Dapat right yung ginagawa natin. Pwede kasi tayo matulad kay Asaph. Yun yung nakalagay, di ba? Si Asaph sa Psalm, naiinggit siya dun sa mga gumagawa ng hindi tama kasi ang bilis ng resulta. Ang sarap ng buhay nila agad. Siyempre, pag hindi taga tama, mabilis talaga. Kasi shortcut yan eh. Mabilis talaga yan. Wala masyadong effort yan na todo. Kaya nga, ang sinabi ni Solomon sa Proverbs 13:11, dishonest money quickly disappears. Mabilis din yan mawala later on. Kasi si Asaph, muntik na siya. Muntik na siyang gumaya. Gusto niya nang gayahin yung mga gumagawa ng masama. Kasi ang sarap ng buhay eh. So si Asaph, nandun na siya. Sabi niya, sa Psalm 73, mababasa natin yun. So sabi niya, Lord, bakit ganun? Ako nagtitiis. Sabi niya, ako, sobrang pagsunod sa'yo. Bakit kami nahihirapan, dumadaan pa sa proseso ng todo? Bakit yung mga yun? Sabi niya, until na-open yung mind niya nung pagpunta niya sa temple, merong pinakita sa kanya na ang naghihintay sa mga gumagawa ng hindi tama ay destruction, kapahamakan. Yung yumayaman sa maling paraan, ang kanyang katapusan ay kapahamakan.